Ang sandigan ng mga nangangailangan, tiwala sa kabataan, karamay sa pagbabagong buhay. Sa anumang laban, ito ang inyong kasangga. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Langit. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa DZRJ 810 AM at HRI TV sa Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga pangyayaring nagaganap, agad-agad malalaman at ibabalita sa Oro mismo. Mga individual na laman ng balita, hihinga ng panig at reaksyon ngayon na sa Oro mismo. Lunes hanggang Biyernes, kasama ang veterano at matinik na radio TV broadcaster, Gani Oro. Gani Oro. Si Gani Oro. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZRJ 810 AM Radio Bandido at sa HRI TV Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Chachahin mo, baby! Ang programang sagana sa mga bagong impormasyon at dagdag kaalaman sa ating kapaligiran. Naghahatid ng mahalagang mga balita at una ang public service. Chachahin mo, baby! Kasama si Jimmy Morato, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, dito sa DZRJ 810 AM Radio Bandido at HRI TV Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. HRI Media Pro Incorporated. This program is brought to you by HRI Media Pro Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan HRI Media Broadcasting Network, maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng HRI Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Sandigan ng sambayanan, ang inyong kakampi, Bernard Tan. Kakampi, kakampi, katotohanan, katarungan, kakampi. Walang kompromiso, karapatan ng ating bayan, mga isyu ay malaman. Humadana ang mga tiwale, lagot ka kay kakampi. Ang mali ay lalabanan, ang tama ay ipaglalaban. Katotohanan, katarungan, kakampi, may paninindigan. Katotohanan, katarungan, kakampi, may paninindigan. Kakampi, 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 kakampi. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa programang Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras mula ngayon hanggang alas 9 upang talakayin po natin ang mga mainit na issue na naganap sa loob at labas ng ating bansa. Maging po ang mga kasong nakabinbin na mga nailapit sa atin dito sa kakampi, ay sisilipin din po natin ang mga estado kung ano na po ang nangyari rito. At tatanggap din po kami ng mga reklamo mula sa ating mga kababayan, mula po sa inyo ay maaaring makatulong po ang inyong kakampi at salamat sa inyong tiwala.
At pwede niyo po akong tawagan o i-text dito sa numerong 0917-185-86. Aba, ulitin ko ha. 0917-185-86. Ayan. At kung gusto niyo po akong makausap, ay pwede niyo po akong tawagan dito sa 412-0288 o di kaya sa 997-7589. Kami po ay mapapanood niyo rito ng live sa Cable Link TV Channel 7 po mula alas 5 po ng umaga hanggang alauna po na madaling araw. At sabayan na rin pong mapapakinggan sa DZRJ 810 AM mula alas 9 po ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. Maaari niyo rin kami mapanood via online streaming ay pumunta lamang po kayo sa aming website, Facebook page at YouTube channel. Ang website po namin ay www.8trimedia.com. Samantala, pwede nyo kaming ilike sa aming Facebook, ang facebook.com/8trimedia. O di kaya sundan po kami sa aming Twitter at Instagram account at 8trimedia. At ang aming YouTube channel naman po ay 8trimedia. Ayan. Sundan na po natin yung mga pinag-uusapan natin. Ayan, kamusta po kayo? Tapos na po ba ang bakasyon? Ay nako, alam niyo po may pasok na po yung iba sa eskwelahan ha. Eh nabitin pa Huwebes ngayon, di ba? Tapos Biyernes bukas. Hindi pa itinuloy ano? Sayang ano? Eh pero ganun po talaga. Kailangan ni pumasok po sa paaralan lalo na po mga nasa kolehiyo at yung may mga public school nga po yata eh mula ngayon ay may mga exams po 'yan. At yung mga ibang eskwelahan po din na privado ay meron na rin po mga examination. Kaya ayan po. At may pasok na rin po sa trabaho mula kahapon pa. Kaya medyo may traffic na ng konti. Di ba? Ayan. Kumbaga, ang pinag-uusapan natin kahapon ay tungkol dun sa armas na nabitin nga na sinasabing hinaran ng isang senador na Amerikano na wag daw matuloy itong arms deal na tinatawag. Eh mukhang ang sinabi ng ating PNP chief na si General Ronald Bato de la Rosa ay tuloy daw. Oo, tuloy daw po ito. Kasi ayon sa kanya, ito po ay may kontratang nakalagda na daw po at inaasahan nga po na sa susunod na taon na bandang July daw po ay maide-deliver po, July 2017, ay maide-deliver na po yung mahigit 27,000 po piraso ng armas na mahaba at ito po ay ibibigay sa mga special forces ng mga pulis natin upang pang-backup po lalo na dito sa laban kontra droga na tinatawag na ipinapaigting pa po yung laban natin, yung war on drugs kung tawagin ano. Katakataka lamang po dahil tila hindi masyado naintindihan talaga ng Amerika kung anong problema meron tayo sa droga dito sa bansa natin. Kasi mag-iisip kayo bakit hinaharang, di ba no? Dahil kung tutuusin, kung alam nila na sila mismo sa bansa nila ay may laban sa illegal drugs at lalo na sa kanila, mas high-tech sila ron eh, di ba no? Eh siyempre makikita mo na talagang suportado nila yung mga law enforcement agencies nila. At kadalasan may mga series pa nga po yan sa TV na napapanood nyo, yung mga actual na operation ha. Kasi yung mga police doon, yung mga vest nila may mga camera na. Okay, so nakikita doon talaga kung ano mga actual na nangyayari. At ganun din po, may mga internal affairs din naman sila doon na nag-iimbestiga kung sakaling may encuentro na naganap at napatay halimbawa yung suspect. At kadalasan na-view po yung mga video niya at nakikita kung ano ang talaga nangyari. Meron din naman mga na-absueltong police at meron din naman na hindi, di ba? So dito sa atin, ganito rin to. Kaya imaasa tayo sa ayas natin, no? Na yung Internal Affairs Service na pag-iktingin pa nila yung mga pag-iimbestiga. Oo, lalo na sa mga tiwaling pulis, di ba? Eh, talagang meron eh. Kahit saan ka pumuntang organisasyon, talagang meron at meron kang tiwali na mahahanap dyan at may lilitaw at may lilitaw na sariling interes ang kanilang isinusulong, hindi yung sa pangkalahatan o di kaya eh sa kanilang organisasyon o sa ikabubuti ng kanilang organisasyon, di ba? So, ayan po talaga ang nangyayari. Ayan po talaga ang katotohanan. Yan yung katotohanan ng buhay eh. Pero, bagamat ganun man yan, hindi po dapat nasisira ang ating diskarte. Halimbawa po, tulad ngayon na sinasabing matutuloy daw yung pagbebenta sa atin ng armas. Eh wala naman pong problema dahil tayo may option naman kung bibilhin natin yan o hindi, di ba?
Pero ito po yung tulad ng sinabi ko kahapon, ay isang eye-opener po, na pagdating po sa ganitong klaseng sitwasyon, dito natin maiisip na, oh nga naman, ano, bakit hindi tayo gumawa ng sarili natin, sa sarili nating kakayanan? Na alam naman natin na napakadami din natin mga craftsman na pwedeng gumawa ng baril. Maraming gumagawa ng baril dito. Kaya lang eh, hindi po gaanong legal pa yan. At the same time, eh, masyadong hindi nabigyan ng pansin, di ba? Eh, kung titingnan nyo yung pag-develop nito, kayang-kaya po ng Pinoy na gumawa ng mga dekalibre at magagandang kwalidad na mga ganyan. Mga kalidad talaga. Pero dumarating po sa punto na pag tayo eh, napunta na dito sa sitwasyon na kagaya nyan, pinipigilan na wag matuloy ang deal, dun lang natin naiisip eh, di ba? Ano ibig sabihin ito? E di malinaw pa sa sikat ng araw na dito lumalabas yung super, ano tayo, dependent, no? Lalo na sa mga kano, di ba? Ayun naman ang gustong-gusto nila, di ba? Yung sumandal ka na lang sa akin sa pader. Parang na tinatawag na para ka nakasandal sa pader at nagiging dependent ka sa mga kano. Yan ang gustong-gusto nila. Kaya nga, eh, ang sambid nila, eh, pag hindi pabor sa kanila, ang halimbawang gagawin ng ating presidente o kung sino man yung nanunungkulan, o di kaya eh, hindi magiging maganda sa kanilang interes, ay nako, magpaparinig na yan at magpaparamdam agad. Na tila ba, eh, tatapikin ka na sa likod. Di ba? Ganon. Eh, pero sa kauna-unahang pagkakataon, ay meron po tayong pangulo na hindi takot mawala sa pwesto. Oo, hindi siya takot matanggal sa pwesto at hindi niya ginusto itong pwestong ito. Kaya nga nun siya tumakbo sa pagkapangulo, bantulot pa siya. Eh, alam mo yun, yung urong sulong, naalala niyo yun, na hanggang dumating pa nga sa last day ng filing, ay hindi pa mismo siya ang nag-file ng kanyang kandidatura. Diba? Si Martin Dino nga, di ba? At maraming nagpe-question, di ba? Oo. So, yan nga yung sinasabi, na dito mo makikita na kung ang isang tao ay gumagawa ng isang trabaho niya na wala po siyang kompromiso o wala siyang kinatatakutan o di kaya eh, yun na nga po, hindi siya takot mawala sa pwesto, kung yan po ang nakalagay dyan, ang nakasalalay dyan, eh wala siyang kikilingan talaga. Nung isang araw lang, ano sinabi niya? Di ba may pinasibak siya na police superintendent dito sa Makati dahil daw dun sa pangingikil sa isang Singaporean po? Di ba? Eh, nakapagsumbong sa kanya ng direkta yan. Eh, kung hindi pa bala, kita mo, hindi tengang kawali. Ano ginawa? Nag-utos agad. At yun nasa customs naman, yung isang deputy commissioner doon na pinasibak din niya, no? Kay Faildon. Dahil meron din nakarating sa kanya ng issue ng korupsyon. Ito po yung sinasabi natin. Sa dami ng problema ng ating bansa, alam nyo naman po lahat yan. Eh, sa totoo lang, hindi nga natin alam na ganito katalamak ang problema natin sa droga dahil sa hinagap ay hindi po pinag-usapan ito sa loob ng anim na panunungkulan, anim na taon ha, na SONA na ginawa ng dating Pangulong Aquino ay wala po, wala po siyang binanggit na ganito kaseryoso ang problema natin at tayo ay nasa area na po ng narco-politics at ang mga bayan-bayan, ang mga maliliit na bayan tulad na lang po ng bayan ni Ma'am Pyra Lucas na Mabalakat. Eh, naku po, ang dami palang talamak na talamak po ang droga at ang mga involved po dun ay nabanggit na rin po ng ating presidente na involved as narco-politics. Di ba? So, dito natin makikita na ganito katalamak ang ating problema. So, iba pa, sa ano kadikit niyan? Di ba korupsyon? Di ba? Ito na papasok yung which comes first, the chicken or the egg. Ang korupsyon, pati itong drugs na to, eh, kaakibat niyan, magkakasangay na yan, di ba? Magkakasangay na yan. At ano pa ba mga illegal na gawain? Kidnapping, bank robbery, magkakasangay na yan. Dugtong-dugtong na po yan. Kaya nga ang sinasabi natin, yun lang pagbaba ng ating krimen sa datos o statistics ng 50%. Eh, sa loob ng 100 plus days ng panunungkulan na ating Pangulo, ay masasabi natin na isang bagay na kahanga-hanga na hindi nagawa ng mga kanya mga predecessors, nung kanya mga dating pangulo na naging pangulo natin. Pagsamasamahin mo man yung kanilang ilang taon na termino, di ba? At yung kanyang pinaigting na kampanya bilang dito sa illegal na droga, at ngayon eh, tila ba sa korupsyon na galit ang ating Pangulo, ay agaran ng aksyon. Di nyo po ba nakikita yan? Nag-uutos agad.
Kaya nga sabi ko eh, kung nangyari lang yung ano, yung termino ni Pangulong Duterte nung panahon na yon at halimbawa siya ang presidente natin, sa tingin niyo ba mayroon tayong issue sa NAIAN ang tanimbala? 'Di ba no? Malamang. No, 'di ba no? Malamang wala, 'di ba? Kasi bakit? Dahil hindi tengang kawali itong mama at napaka-sensitibo niya sa mga ganyang bagay at agad-agad na siya i-aaksyon. At huwag kang magugulat dahil siya mismo pupunta doon sa airport at baka ipakain talaga sa iyang balang yan. Diba? Grabe, no? Galing, ano? At sa ito, sa katunayan, ha? Ito lang nakaraan. Di po ba, may mga nahuling Vietnamese fishermen, diba? At kahapon, ito po ay sinend off ng ating Pangulo. Na siya mismo po ang tila ba parang naghatid. At nepabaon pa. Ha? May mga pagkain pang binigay dito sa mga fishermen na to. Ano po ang ipinakita ng ating Pangulo? Bagamat ang nakita ng media rito, ha? Ang nakita ng media ay ano? Yung pagmumura muli ng ating Pangulo sa bansang Amerika. Naku po, oo. Ang hindi nila nakita, yung gesture. Oo, yung mapagkawang gawa na tinatawag at mapagkumbabang compassion na ipinakita ng ating Pangulo. At ano ang sabi ng Vietnamese ambassador na nag-speech doon? That we are forever indebted with gratitude to the President and to the Philippines. Bakit? Kasi yung mga pobreng nahuli rito, kaya nga ang sabi ng ating Pangulo, yung mga mangingisda dyan na kapwa natin Asyano, ay pinapakitaan natin ng compassion at pagmamalasakit. Bakit? Di anya, minsan, wala namang guhit sa dagat eh, di ba? So minsan, tayo din mga Pilipino, lalo na yung mga ating mga mangingisdang Pilipino, maaaring lumagpas ka rin. Di naman natin masasabi yun doon sa bakura nila, di ba? So bilang pagbabalik ng gesture naman, eh pag nakita nila, nako buti pa sa Pilipinas, meron silang ganitong pangulo, tigasin na maituturin. Pero, may puso, ha? Oo, bakit? Dahil sa mga ganitong pagkakataon, inuunawa. Diba? Inuunawa. So ganito yan. Anong mensahe ang ipinadating niya sa buong mundo? Lalo na sa China na nakikinig doon, nanonood. Diba? Pag nakitang ganon, aba, buti pa siya, iba siya, no? Diba sampal sa mukha natin yon? Bakit? Kasi tayo natin, binabaril natin ang tangke ng tubig, yung mga lumalagpas dito. Kahit sabihin na natin, dito man lang sa Scarborough Shoal, na inaangkin din ng Pilipinas, di ba? Amin naman talaga yan, di ba? Pero ano ginagawa dati nila? Itinataboy, may mga loudspeaker, di ba? You are entering a secured and tinatawag natin na bawal na lugar, sasabihin nila. Pagkatapos, sabay bomb, pagka binigyan ka ng warning, hindi ka pa nakakalayo, tatakutin ka na, bobombahan ka ng ano, ng water cannons. Diba? Masakit din yun, ha? Parang nasa rally lang yun, ha? Na binobomba ka ng water cannons. So ganito rin po ang tsura. Pero dito sa atin, sa bansa natin, nagpakita po ng kakaibang compassion at humanitarian na tinatawag natin ng pag-uugali ang ating Pangulo. Na parang sinasabi niya, maliit na bagay, o di ba? Kumbaga, nagkamali, lumagpas lang naman ng konti, di ba? O tama, pwedeng arestuhin yun sa simula. Kasi you have entered the property of the Philippines illegally. O sige ho. Pero after questioning and all that, malamang sa hindi. Wala namang matinding kaso yan at hindi naman talaga nagnakaw o hindi naman droga. Walang droga, nangingisda lang ng mga inosenteng mangingisda. Alam ba nila na may guhit dyan, di ba? So naturalmente, nagpairal po ng compassion ang ating Pangulo at pinakawalan. Sana po'y maging example din po sa mga ibang world leaders, lalo na po ang China na tinuturing natin na malaking bansa dito sa Asia. Diba? O yan, nako, sa oras na 8:21 po, Pwetiam Dizap It, magbabalik ang kakampi. Manatiling nakatutok sa 8Try Media at 8Try TV. This is 8Try TV.
Celebrating its 55th anniversary, Mapicon is headed to Bacolod. Be part of the national caravan together with Mapicon's 46 branches. Learn to keep your families and communities pest and disease free. Get great deals on Mapicon's patented Filipino inventions for your home and the environment. Get in touch with any Mapicon branch and know about your local caravan stopover and special promos. Thank you for helping Mapicon accomplish its mission for the past 55 years. You're in control with Mapicon. Promo period is from September 5 to October 29, 2016 per DTI FEED SPD permit number 10849 series of 2016. Ang programang umaaksyon at mas maaasahan, walang kupas na serbisyong publiko, ihahatid sa inyo ni Angelo Almonte at Tates Gana, serbisyo publiko. Subaybayan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pakinggan dito sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido, at sa bayang napapanood sa A-Try TV, Cabling Channel 7, hatid sa inyo ng A-Try Media Broadcasting Network, ang himpila ng bawat Pilipino. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohan ang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Sandigan ng sambayanan, ang inyong kakampi, Bernard Tan. At nagbabalik tayo sa kakampi. Ayan, o. Oh. Ayan, yung pinag-uusapan natin kanina. Ituloy na natin. Yun nga po, no? Yung sinasabi natin na yung media, ang nakita po dun, ay nabali daw ang Pangulo dun sa pangako niya. Animo dun sa sinasabing nakausap niya ang Diyos. Nasabi niya ay hindi na daw siya magmumura. Sus Mar Joseph naman, oh. Sa ganda nung ginawa ng Pangulo, kaya kitang-kita kayo, kaya ultimatum si General De La Rosa, nagagalit sa biased media. Oh, nagagalit yung mama. Bakit kamo? Eh, yun na nga po ang sinasabi. Ang konteksto po kasi na nakita nila ay yung napakaliit na sinasabing napamura. Eh, diba, alam mo tayo, magtapatan po tayo. Diba kahit tayo, pagka meron po tayong halimbawang isang bagay, lalo na't napaka-emotional natin sa pagkikwento natin, aba, itanong nyo pa kay Kuya Percy Lapid. Talagang mapapamura ka eh. Lalo na kung yung taong pinag-uusapan natin, ay talagang kamura-mura talaga. Diba, no? Diba? Oo. Bakit? Kasi ito nga sinasabi natin. Huwag natin bigyan ng masyadong malisyosong pag-iisip. Yung sinasabing, aba, oh, tingnan mo, hindi siya nakatupad sa pangako niya. Oh. Sus Maria naman. Diba? Yung ginawang gesture nung tao, nakahanga-hangang gesture, hindi nyo napalaki? Diba? Eh, sino ba napabuti dun sa ginawa niya? Siya lang ba? Siya lang ba nag-angat ng imahe na yon? Eh, ba tayong lahat yun bilang mga Pilipino? Parang pinakita mo dun yung iyong, diba, meron tayong tinatawag, kaya gustong-gusto tayo sa ibang bansa eh. Napaka ano daw natin, yung accommodating at napaka, tawag dito, hospitable. Oo. So dito lumalabas yun eh. Eh nakita mo, kahit na nag-violate na nga po itong mga Japanese, Japanese tuloy, mga Vietnamese fishermen, ha? At nakalagpas dito sa boundary ng Pilipinas natin para mangisda. Eh mga inosente naman tao ito. At ito po ang kinatigan at nakita. Diba? Kasi subukan mo lumagpas sa ibang bansa, lalo na sa Malaysia, ha? O sa ibang bansa na napakakahigpit talaga ng kanilang batas, o Indonesia. Aba, eh dito natin makikita, eh conforme po. Diba? Sana makita nila na yung batas naman nila, pag nakita naman yung tinatawag na in good faith, na hindi naman sinasadya na nakapasok at nangisda doon sa bayan ninyo. Eh maliit na bagay po yan. Kumbaga parang sinasabing wag na po nating pagtalunan.
Oo, wag na po. Kasi kumbaga dito sa amin sa Pilipinas, malawak po ang pang-intindi namin. Yun ang pinakikita rito, yung kalawakan ng pag-intindi. Kaya sana, dito rin sa kanilang kampo, nakapag-send ka rin ng ganong klaseng signal, no? Sa ibang bansa, lalo na sa Karatig Asia, eto mga kapitbahay natin. Halimbawa na lang, dito sa Indonesia. Kapag palagay na natin, din nakita nila, uy, maliit na bagay yun. Pero para sa kanila, malaki yun. Ha? Even though the Vietnamese fishermen violated the law of the sea dito sa pag-cross dito sa boundary ng ating bansa para mangisda. Eh, our president and the country of the Philippines displayed a compassion, no? Beyond logic and reason to set them free. So mga inosenteng biktima po ito. Ano sabi ko tungkol sa Indonesia? Eh di yung kababayan natin doon na si Mary Jane Veloso. Diba? Na nando doon na hanggang ngayon, nakabindin pa rin na hindi natin malaman kung bibitayin ba o hindi. Pero ayon sa ating mga nalaman, nakipag-usap naman na si Presidente Duterte doon at binigyan na naman nga ng issue noon. Naalala mo itong mga biased media kung tawagin natin? Ha? Bakit? Ang hinighlight doon ay binigyan daw ng go signal ng ating Pangulo na bitayin na si Mary Jane. Hindi po ganun na nangyari. Ang sinasabi po doon, nakiusap po ang ating Pangulo na tingnan pong mabuti yung kaso ni Mary Jane. Ngayon, ang sinasabi niya, pero, nire-respeto namin ang mga batas nyo. Hindi kami nakikialam, nakikiusap kami. Oo, kasi bakit kanya? Dahil etong aming kababayan na si Mary Jane ay biktima rin. Oo, biktima rin. Tingnan nyo, siya ay biktima po ng human trafficking. Okay? So dito makikita ngayon, tingnan mo yung source ng problema. Eh, ang Indonesia, particular din siya sa ganyang issue eh. Kaya nakapag-isip-isip. Dahil ang tanong, sa pagpatay nyo ba sa isang inosenteng tao, sa palagay nyo, na-solusyonan niya ang problema? So nakita nila na may mas malaking problema rito na ang kawawan taong ito ay biktima rin ng sirkumstansya. Oo, hindi natin pinagtatanggol dahil lumalabas dito kung ito'y talagang courier, ha? Yung talagang miyembro ng sindikato, di ba? Wala tayong magagawa. Eh, gawain nila yan eh. Bitayin, di ba? Pero kung ganitong inosenteng tao at na-frame, o kaya tinatawag natin, siyempre, bunga halimbawa ng hindi masyadong kaalaman, pagkatapos na-biktima ka na nga ng human trafficking, kinargahan ka pa pala ng droga doon sa bagahe mo nang hindi mo alam. Diba? So yun yung sinasabi ngayon na ugat ng problemang yan na mukhang naintindihan din ni President Widodo. Diba? Na mas maraming isda o mas malalaking isdang sindikato na nasa likod nito na maaaring sa di kalaunan, ang mga biktima rin dito ay mga kababayan din nilang Indonesian. Diba? Kasi kung nagawa nga sa Pilipinas, sa mga Pilipino, di malayo sa hindi, magawa din sa kanilang mga kababayan. Kaya na-hold po. Diba? Hindi kagaya po ng mga naunang foreigner na kasabayan ni Mary Jane Veloso. Diba? Mga na-firing squad yun doon sa isla. Naalala niyo yun, may isang Australian pa nga, may isang na nakikiusap din yung mga presidente ng mga bansang yun, pero hindi napagbigyan. Bakit? Siguro yun yung mga iba naman ang kaso nila o direktang may kinalaman sa droga. Hindi po natin masabi yan. Pero base dito sa ating kababayan, hindi po tayo dahil tayo ay biased bilang Pilipino. Ha? Hindi po. Meron pong pinag-ugatan at yun po ang pinag-aalam ngayon na nasa kaso na po ng DOJ yan. At ngayon nga po, nasa kamay na po ito ng DOJ nila Secretary Vitaliano Aguirre at nakikipag-coordinate na po sa Indonesian Justice Department naman para makita talaga kung ano po ang naging issue at bakit napunta doon si Mary Jane Veloso in the first place at siya nga po ay biktima rin ng human trafficking at ito nga po nataniman pa ng droga nang wala naman talaga siyang kamuang-muang. At pag napatunayan to, hari nawa, sa dasal din natin lahat ng buong sambayan ng Pilipino, makuwi po ang ating kababayan na si Mary Jane. Diba? Yan po naman ang dasal natin lagi. Alam niyo naman with God, nothing is impossible. And everything has a purpose. Diba? So lahat po yan. At nakita niyo naman na mismo si President Widodo believe sa ating Pangulo, sa kanya kung paano niya hinahandle ang sitwasyon ngayon dito sa laban kontra droga. Okay. Maging ang China po. Ang China, sa sobrang bilib, nagpatayo po ng mga rehabilitation centers dito sa atin. Di ba? Oh, para makatulong.
At nangako din ng mga suporta bilang halimbawa sa contingency, halimbawa sa armas o anuman, bilang suporta sa laban sa droga. Maging po ang Russia, nagbigay po ng ganitong mga pagpupuri sa ating Pangulo at nagbigay din ng suporta na sinusuportahan ang laban sa ng kampanya laban sa droga. Kaya kataka-taka talaga, kataka-taka, sobrang kataka-taka na isang kababalaghan talagang kataka-taka na ang tinuturi mong best friend mo, ha? Best friend mo pa man din. Oo. At itinuturi mong big brother daw. Oo. Ha? Pero kung ituring ka na lang, eto, walang suporta. Dito sa laban sa kampanya natin kontra sa illegal drugs, anong komento nila? Aba, extrajudicial killing daw. Yan ang nakikita nila. Oo. Yung kaseryosohan ng problema, hindi nila nakikita. Na samantala, naghamon na nga ang Pangulo natin. Eh, pumunta kayo rito, pati ang United Nations, di ba? Pati yung European Union, pinaimbita, pumunta rito. Eh, investigahin nyo po. Pati na po yung mga extrajudicial killing. Kasi baka akala nyo, kami nag-uutos mismo, eh, ang gobyerno mismo ang nagpapagawa nito at nagpapakana. Eh, lumalabas po rito, ang sabi nga natin, sumasabay po ang mga ibang tiwali. Mga tiwaling police, mga ibang mga nasa pwesto ng mga narco-politician. Sumasabay po, kaya nagkakaroon po ng mga extrajudicial killing. Eh. Minsan, sila-sila mismo sa sindikato nagkaka-onsehan. Di ba? So, para matahimik na to mga to at hindi sila madamay, ganun ang ginagawa nila. Ngayon, ang ating Pangulo ay galit din sa ganyang klaseng extrajudicial killing. Napakailang ulit niyang sinasabi yan. Eh si General De La Rosa nga, hinahamon na ng barilan ito mga ani, yung mga alleged na sinasabing mga, ano ba ito, yung mga vigilante. Diba? Hinahamon niya openly yan. Nasabi niya, abay tayo, doon na tayo sa Plaza Miranda at magbarilan. Yan nga sinasabi niya, diba? Kasi kumbaga, ang ating kapulisan, lalo na po yung mga matitino, ay against din po sa ganyang klase ng pamamaraan. Dahil itinuturing din pong kriminal ang mga vigilante. Opo. At dahil ito po ay may pressure rin eh. Di ba? May bayad yun para ipatumba yung isang tao eh. So ano tawag dun? Di ba hanap buhay? E di criminal din. Di ba? Criminal din. Asa palagay nyo ba nakakaganda yun? Hindi po. Kasi may mga batas po tayo mga sinusunod. Kaya nga po tayo dito sa kakampi, kahit po tayo mismo ay biktima ng injustice, hindi po nasa tinatawag natin na ni sa hinagap ay hindi po natin naisip na gawan o gawin sa sarili natin mga kamay ang justisya. Hindi po. Kasi tayo po ay nabubuhay sa isang society, sa isang bayan na tayo ay guided by laws. Di ba? May mga batas po tayong sinusunod. Wala pong pinagkaiba sa pagpasok niyo sa trabaho, sa paaralan. May mga batas po dyan. May mga paalituntunin. Di ba? Tama, mali. Ngayon, kung ayaw niyo dyan sa eskwelahan na yan, di umalis ka. Di ba? Eh, kung ayaw mo dyan sa trabaho na yan dahil kanyo, hindi niyo makasundo yung alituntunin o hindi niyo kayang arukin, umalis ka. Di ba? Pero kung ikaw ay papasok, pasakop ka. Ito rin po yung bansa natin. Bakit? Wala naman pong ginawang batas para sa ikasisira ng isang mamamayan. Wala po. So lumalabas po rito, karamihan lang po ng batas, pinaiikutan po ng mga, alam mo na, ng mga taong may pera o di kaya ay may kapangyarihan. At lumalabas, nababaligtad pa yung mga naaapi. Di ba? Di ba? Nakikita nyo yun, ano? Pero alam nyo, wag po kayong masyadong ma-disheartened o yung sinasabi natin na-discourage. Wag po. Dito dapat yung pairalin, mientras po kayong isinusubsub sa lupa, dapat lalo po kayong nagpupumiglas lumaban patayo. Ganun lang po ang laban ng buhay eh. Kaya nga po tayo, everyday I fight. Di po ba? Oo, hindi po tayo dapat susuko. At hindi po tayo dapat nagpapa-apekto. Kasi po, darating po ang araw, alam niyo naman, sa gabay din ng Diyos, magugulat na lang kayo, nagbabago na ang klima at nagbabago na po ang daan. At dito na pumupunta sa mga landas na mismong ang Diyos ang naglagay sa iyo para mapunta ka ron. 'Di ba? Magugulat ka, no? Bakit ba nagkaganon? 'Di ba? Doon lang pupunta 'yon, sanga-sanga 'yan, 'di ba? Problema. Pero pagdating sa dulo, dito ka magugulat. Kaya pala. Oo. At doon mo makikita, talagang may Diyos, 'di ba, no? Ayos. 'Di ba? Pero alam mo, yung mga kriminal
Walang takot sa Diyos yan. Oo. Ang Diyos nila ay pera. Pera po. Kaya nga po minsan nakakalimutan na nila, akala ata nila, yung pera nila, pwede nila ipansalba sa mga kasalanan nila. Kaya naman, kung sila ay mag-donate, alam to ni Mang Teddy Villa. Di ba, ka Teddy, no? Ng Las Piñas. Kung sila ay mag-donate sa mga simbahan, aba, wagas. Oo. Aba, isan ka nakakita, di ba? Nalaman nyo naman. Ito, classic na lang to. Yung kay Janet Lim Napoles. Di ba? Saan ka ba naman nakakita na yung puong Nazareno ay naiuuwi mo sa bahay mo? O hindi kaya yung Virgin Mary, ha? Sa simbahan, ha? Naiuuwi niya sa bahay niya. Oo, paano nangyari yun, di ba? Oo, eh hindi, di ba? Dito nyo nakikita ang power ng ano? Pera. Siyempre, lakas mag-donate, di ba? Pero alam nyo, para sa akin, ang paninindigan din po ng simbahan, dapat po matibay-tibay. Kasi sa totoo lang, kung magdo-donation na ng napakadami, alam mo yon, at kung ano-ano, hindi nyo ba man lang masilip kung sino to nagbibigay sa inyo ng pera? Lihitin mo ba yung pera na yan? Saan galing? Diba? Eh ngayon, kung ang magiging katwiran naman po, eh hindi bale, mapupunta naman sa pagtulong sa mahihirap eh. Naku po, hindi po ganyan ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon. Eh, wala na rin po tayong pinagkaiba lumalabas. Na yung ipinantutulong natin na pera ay galing naman sa illegal. Eh walang di ba parang short of saying na laundering yon, nilabhan yung pera, pinalinis, dinaan sa simbahan. Di ba? Ano ba yan? Di ba? Parang lumalabas, nagsusumigaw, dun din galing sa illegal yung pera eh. Di ba? At ang akala ba nito mga mokong na to na nagdo-donate, na akala nila mahuhugasan yung mga kasalanan nila? At sila eh makakadating na ng langit, diretsyo? Via bullet train? Ay, nagkakamali po kayo. Oo. Kasi nasa gawa po yun. At kung ano po ang ginagawa ninyo, lalo na kung ang perang dinodonate ninyo ay hindi galing sa mabuting paraan, yan ay babalik din po yan sa inyo. Oo. At dito ka magugulat. Oo. Tingnan nyo na lang nangyari dito sa Bilibid Prison natin, sa NBP. Sa palagay nyo ba, walang korupsyon na naganap? Eh, paano magkakaroon ng sandamakmak na ang gagarang kubol dyan? Ha? Pagkatapos, yung mga preso na hindi naman drug lords dati, iba ang kaso, drug lords na rin ngayon kung ituring. Di ba, no? Imbis na ma-rehabilitate, gumrabi pa ang sitwasyon nila ron. At they are coerced. Ha? Napipilitan. Bakit? Kasi nga, tulad ng mga pinagsasasabi nila dun sa Kongreso, nung sila ay tumistigo, ano ang sabi nila? Eh kasi kung hindi kami susunod, kami ipatatapon sa mas malalayong lugar. Ha? At ito lahat ng mga perks na meron kami ngayon, ay wala na, hindi na namin may enjoy. Eh sino ba naman ang, di ba? Eh nandudun ka na eh. Di ba? Kaya nga sinasabing kalayaan mo, kinitil na. Talagang wala kang kalayaan kasi preso ka eh. Tapos ngayon, lalo pa ngayon, na ikaw ay tinitimon na itong mga taong nasa labas, na nakakakilabot, eh nasa gobyerno pa man din. Eh gumagawa ng pera sa pamamagitan nito mga pobreng ito. Di ba? Saan ka nakakita ng ganyan? So ayan ha, ang oras po natin ay 8:40. Pwetiam Sitsap, magbabalik ang kakampi. Manatiling nakatutok sa A-Tri Media at A-Tri TV. This is A-Tri TV. Uy, si Miss... Unang tingin pa lang, puti na. Kinis pa. Nag Myra Vita White Hand and Body Lotion kasi. May vitamin E beads and natural plant extracts that help nourish skin deep inside for a healthy white glow. Puti at kinis, ay, hanggang malapitan. Yala na. Healthy white glow sa Myra Vita White Lotion. Yan ang alagang holistic by Myra. Trusted quality healthcare. Unilabyan. Ang sandigan ng mga nangangailangan, tiwala sa kabataan, karamay sa pagbabagong buhay, sa anumang laban, ito ang inyong kasangga, kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Langit, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa DZRJ 810 AM at A-Tri TV sa Cabling Channel 7. Hatid sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Ang takbuhan ng mga inaapi, kakampi, Bernard Tan. At nagbabalik pa rin tayo sa kakampi. And of course, speaking of, na sinasabi ko si Mante de Villa, ay siya po ay bisita ko po sa linya. Aba, Mante de, good morning po. Hello, good morning, Bernard. Ay, good morning po. Natatawa ko doon sa sinabi mo. Ano po? Yung tungkol sa mga preso. Oo nga. Napakinabangan. Diba? Opo. Pag tinawag kang preso, bilanggo, nakagawa ka ng kasalanan sa labas. Yun na nga. Supposedly, nandun ka sa bilanggo dahil pinarusahan ka. Mm-mm. Pero dito maligtad eh. Mm-mm. Pumasok ka sa hulungan para binigyan ka ng gantin pala. Oo. Binigyan ka ng bagong trabaho. yun nakakatuwa. Tapos, hindi sila doon sila Duterte, yung administrasyon, ayaw nilang maninisi nung nakarang administrasyon. Pero tayong mga nakikinig, tayong mga nakatingin sa kanila, talagang 100% sinisisi natin yung nakarang administrasyon. Oo. Sa kanila lumala eh. Tama po. Opo. Sa kanila talaga lumala. Ngayon, ang media ngayon, ito pa, ang media. Ayan. Kinakampihan nila ngayon si Dilima sa pamamagitan ng parang hindi nila ini-interview ngayon. Oh, yan na nga. Parang tahimik ano? Yeah, tahimik muna ikaw para ano. Mm-hmm. Di ba? Parang ganun na nangyayari. Ayan na nga. So, sabi ko, ba, tahimik, parang hindi ano, pero gumagalaw. Mm-hmm. May ginagawa. Mm-hmm. Oh, yun ang masama. Yan na nga. Alam po. Mo, at saka yung binanggit ko kanina, ka Teddy. Ha? Yung magandang gesture na ipinakita ng ating Pangulo sa pag-send off dun sa mga fishermen ng Vietnamese. Ang nakita ng biased media ay ang pagmumura muli ng ating Pangulo sa Amerikano. Diyos ko, hindi ko makakuha yun. No? Yun ang sinabi ni Bato. Bakit kayo nakikita nyo yung maliit na bagay na papalaki ninyo, pero yung malaking bagay na nagawa, wala kayo sinasabi. Eh, sa totoo lang. Alam mo, ito lang ha, yung mga nagagawa ngayon ng DSWD. Oo, totoo. Yung dito sa DAR, ha, at saka dito kay Lamani Piñol, ng agriculture. Namigay ng mga gamit. Hindi po ito nababalita. Totoo yun. Hindi ito nabibigyan ng pansin. Narinig ko lang yan doon sa pag-in-interview na sila. Ayan, ito lang dito sa Dole. Oh. Oh, yung ngayon na di ba? Sinasabi nga. Pero ang binabalita nila, gusto nilang magalit ang tao, ay, yung aalisin na sa senior citizen yung ano. Yan na nga. Eh. So, Ginialano nila. Diba? Pero bakit yung SSS na bago magpasko, baka maibigay na yung 2,000 across the board na sinasabi. Oh. Hindi rin nila masyadong pinapalaki. Pati si ano, si tawag dito, si Pailbon, yung kanyang ano, isang salita ng Pangulo, tanggalin yan bago imbestigahin. Uh-uh. Yung ano, tanggalin yan bago imbestigahin. Uh-uh. Para walang hindi makakakilos, di ba? Tama, tama. At saka ito, tingnan mo yung finance secretary na si Dominguez. Uh-huh. Ano sabi niya? Na talagang may mga corruption sa gobyerno, madali daw mahuli yan, through lifestyle check. Talaga. Siya mismo, finance secretary yun. Eh. Dali, mabilis lang naman yan dahil titingnan, magkano ba sweldo niyan dito? Sa, lalo na, limbawa sa dito sa Bureau of Customs o sa BIR, magkano ba sweldo na itong kawanina to? Paano nakapagpatayo ng bahay na to? At gano'ng kadami sasakyan ito? Anong brand ng sasakyan? Hindi ba yung investigation sa Bureau of Prison? Kaya nga po. yung mga guwagaw, bagong Innova. Kita mo na. Kaya nga, dito natin nakikita na hindi masyadong pinapakita ito yung ng... nakarang administration, nakatago yung masamang balita sa kanila, ang sinasabi nila yung maganda. Mm-mm. Pero ngayon yung administration ngayon, ang binabalita nila yung masama. Naku, at yung magaganda nga ay hindi masyado nabibigyan ng pansin. Alam mo, Bernard, ito naman ang sasabihin ko, natatandaan ko na yung CDCP, meron akong alam dyan ngayon na ginawa nilang maghuhugas ng pera sa kanila, okay lang sa kanila, pero may bayad. Nako. Pag hindi nila nagustuhan yung commissioning, hindi nila tatanggapin, ay bahala kayo. Nako. Parang ano yun eh. Mm-mm. Nangyari yan, nangyari talaga yan. Ngayon, mm-mm, ang gusto kong gawin, parang gusto kong gayahin si Duterte, mm-hmm, na kumalas sa Amerika. Di ba? Kumalas ka sa Amerika, mm-mm, para magkaroon ka ng liway, makipagkaibigan sa ibang
bansa. Tama po. Ako naman, kakala siguro ako sa pagiging Katoliko, pero maniniwala pa rin naman ako sa Panginoon eh. Meron akong panahon makihalubilo sa mga ibang relihiyon kasi hindi lang naman ang anong relihiyon naman sila sa Panginoon ng ano, di ba? Ngayon, bakit ang CBCP, ito sa akin ha, ang Iglesia ni Cristo, makikita mo yung pera na abuloy nila, lalaki ng simbahan. Okay? Si Gibuloy, makikita mo yung ginawa niya sa ano, sa Davao. Parang grado na Peter. Okay. May abuloy din yun. So sa ibang mga ano. Ngayon, ang Katoliko, hindi naman siya, ano ha, hindi naman siya, I'm against them, pero parang ganoon yan. Kasi, magtatayo ka ng simbahan. Lalagyan mo ng eskwelahan. Yung eskwelahan ay lalagyan mo napakamahal ng bayad. Hindi ba abot ng ordinaryong tao? Asan ang pagiging makatao ron? Asan ang papagkawang gawa ron? Asan? Ngayon, nakita mo Lasal? Apa. Ang Lasal, sobrang mahal. Apa. Donated pa yung mga building nila. Donated, ha? May mga pangalan po ron. Na Henry C. Oo. Oo, di ba? Pangalan na nag-donate, siyempre. Oo. Pero ang mamahal. Apa. Ang bayad. Apa. Pero meron na silang nagawa doon sa mga tulong doon sa ano. Ang Quiapo, ang laki ng ano yan. Pero yung nagpapakain mo sa gilid ng simbahan, mga ano yun, mga ordinaryong mga may kaya sa buhay na naglilito ng lugar, nandun pinapakain. Iyon, bakit hindi nyo yung media, hindi nyo yung punahin. Kitang-kita naman yun. Wala na nga kayong tax, ang laki na lang sigilin nyo sa mga eskwela na, Ateneo, Lasal, San Jose Recoletos, lahat yan. Yung ordinaryong simbahan na merong eskwelahan, mahal ng bayad doon. Hindi kayang abutin ng isang ordinaryong Pilipino yun. Pero, makikita mo sila na pumipinta sa gobyerno. Ang gobyerno, si Tagigalo, nasabi ni Tagigalo sa ano, sa sabihin ninyo, kung yung pagkain yung binigay sa inyo ay tampered, yung pinalitan, sabihin ninyo kagad. Nakita mo yung ano, yung gesture na yun? Yan nga po. Di ba? At saka yun nga, kita mo yung nagdaang bagyo, mas malakas pa si Yolanda ito eh. Oh. Si Bagyong Lawin. Oh. At hindi pa nga, di ba, may isa pang previous na bagyo, bago yun. Bago yun. Pero tingnan nyo naman, ni Cinco, wala tayong hiningi sa foreign aid. Nandoon na sila, oo. At kapag naitawid ng maganda. Saka yung sinasabi ni, ano, sabi ng isang artista, na kung gusto mong magutom, ikaw na lang. Hindi ba niya naisip na yung sinabi ni Presidente ay para sa kanya rin yon? Tama. Binibigyan siya ng dignidad. Di ba? Binibigyan ka ng dignidad ng Presidente sa pamamagitan. Ito kung pala yun sa amin, patay-gutom. Tapos minali mo yung ibig sabihin ng Presidente, sinabi mo psychopath, mali yung ano. At saka hindi, ang kaibigan ko po si Dr. Willie Ong, kilala niyo naman siguro. Hindi naman daw pwedeng kahit sino na lang pwedeng magsabi ng psychopath. Doktor lang daw po pwede magsabi nun. Totoo yun. Kaya nga eh. Maliban na lang kung psychopath din yung nagsalita. Yan ang sinasabi natin. Sige, sige. Salamat. Oo, maraming salamat sa pagtawag mo, ha, Kate D. Thank you. Maraming salamat at regards po kay Mrs. Okay. Ayan, good morning po. Good morning. Ayos. Ayan, si Mante de Villa po ng Las Piñas. Oo. Ayan, no. Bob, tuloy tayo, no? Ha? Tuloy lang, ano? Ayos. Oo, ayan. Kasi ang oras po natin ay 8:50 po. Pwetiam, got up. Tuloy-tuloy po tayo dito sa kakampi. Nakita niyo yung mga puntos ni Kate D, no? Tama naman po talaga. Kaya nga ang sinasabi natin dito, pero yung pagkalas, halimbawa, parang gusto ninyang kumalas sa simbahang Katoliko, palagi ko pwede naman po kayong magsimba. Minsan nga, sa totoo lang, di ba, pag tayo napupunta sa simbahan nga, at kung ang daladalang misa, halimbawa, ay kung halimbawang ang tawag ang misa ng pare ay napupunta sa politics, di po ba nakaka-turn off? Ha? Di ba? Alam niyo yan, ano? Alam mo pagka ganun, alam niyo yung nagpapasaring yung pare tungkol halimbawa sa kalagayan o sitwasyon halimbawa ng ating bansa, tapos inilahan tulad niyo dito sa sermon niya, kaya ka nga uma-attend ng misa at nagsisimba, basically para ka ma-enlighten.
para ka ma-inspired. Diba? Ganun po yun eh. So, dun po tayo sa positibo. Tayo po dito, hindi nyo napansin sa kakampi. Eh, bagamat ang mga sinasabi natin dito, eh, nagliliyab po tayo ng inspiration eh. Para po tayo makakita ng tinatawag natin, tulad nga ni sinabi ni Kat Eddie, na dignidad sa sarili natin. Yung integridad natin ang tinatayo natin dito. Huwag natin tingnan lang yung mga maliliit na bagay na siyang ikababagsak ng ating gobyerno at lalabas din dito kasama tayong lahat. Eh ngayon na may pagkakataon na meron tayong isang pangulo na marunong manindigan, eh ano pa tawag doon, di ba? Eto, nako, meron sa ating nagtatanong, eh sir, good AM, gusto ko lang ma-clarify kung ano ang disadvantage at advantage pag nawala na ang pagbenta sa atin ng mga armas ng US. Ganito po yan. Kung halimbawa po, ang disadvantage na sinasabi po ay hindi tayo bebentahan. Diba? Sabi nila, sabi ko nga hindi ko nakikita as disadvantage yun eh. Kasi bilang buyer, tayo na bibili, tayong may hawak ng pera, tayo po ang may advantage. Kahit saan mo pong posisyon tingnan yan. Bakit kanya? Sila lang ba ang meron nito? Okay, kung yun, 'di ba? Kung kayo lang ang meron nito, may problema tayo, natural, 'di ba? Pero kung hindi lang sila ang meron nito, at ito pa ang magiging dahilan para mamakita natin yung gawa ng iba. Siyempre, yung gawa ng ibang bansa, 'di ba? Tayo na may pera, may prerogative, prerogativa po para saan tayo bibili. Kaya nga sabi ko nung una, 'di ba? Minsan nga sa totoo lang dapat nangangambas muna tayo, kaya nga may bidding 'yan, 'di ba? Pero kung ang bidding niyan, ang bidder puro mga US supplier din, iba-ibang kumpanya lang, sa Amerika pa rin ang kuha, di ba? Pero pag sinabi natin na ang advantage, abay nasa kanila kasi tayo magbabayad, di ba? Pag hindi niya tayo binentahan, di sila nawalan, di ba? Ang tanong dun pag mamalakihan pa ba nila tayo, tayo may pambayad, di ba? Walang pinagkaiba rin po ito dito sa tinatawag natin na sige, mag-apply ka ng visa papuntang Amerika. Gusto mong mamasyal, di ba? Pag mamamasyal, ano tawag dun? Di ba magtatapon ka ng pera sa bansa nila? Alam nga naman pagdating mo ron, hindi ka mag-hotel o hindi ka kakain. Di ba lahat ng babayaran mo ron, di ba? Wala ka man lang bang bibili na souvenir. Di gagastos ka. Di sa mapupunta, di ba sa ekonomiya nila yon? Sa katunayan, pag-apply mo pala ng visa, nakatulong ka na kagad sa ekonomiya nila. Then nagbayad ka kagad ng dollar eh. Nahiwalang katiyakan ha, na ikaw ay ma-approve. Puro advantage. So sila, taking advantage ang tawag dun. Sa atin, wala pong mawawala sa atin. Kasi pwede tayong bumili sa iba. At ang pinakamaganda nito, kahit nga po si Senator Lacson, nakita na itong punto natin dito na pwede pala tayong gumawa ng sarili natin. Ba't di natin subukan? Ba't di natin subukan? Kaya nga sabi ko, dito pa ngayon tayo parang nahikayat na dito mo makikita na naging super dependent tayo sa kanila na hindi na natin naisip mag-develop ng sarili natin. So ngayon, na nakikita natin na, abay oo nga ayaw tayong bentahan. Ba't nga kaya hindi tayo mag-develop at subukan natin gumawa ng sarili natin? Kesa gagasta tayo ng magkano? Ang kontratang ito ay pumapalo po sa... Ang halaga po nito ay teka lang ha. Ang halaga nito ay tumataginting po na ito yung 27,394 pieces na M4 assault rifles ha. Ito po ay nagkakahalaga lamang po ng humigit kumulang na 1.7 billion pesos. Laki no? Ngayon, ito tanong, meron naman pala tayong hawak-hawak na 1.7 billion pesos. So kung pupuhunan na natin to sa sarili natin at meron naman din tayo mga matitinong bakal dito tulad ng binanggit ko. Tayo gagawa. Sa palagay mo ba aabot ng gastos natin 1.7 billion? At lalo na yung, alam mo, one-time investment lang naman yung mga makina eh. Walang pinagkaiba dun sa paggawa ng plaka. Tingnan mo hanggang ngayon, wala akong plakang bago. Dahil wala pa eh. 'Di ba? Nagkaroon ng anomaly noong nakaraan eh. So ang ginawa, nagka-problema na, nagkasuhan hanggang ngayon, may mga nakabitin na plaka nandoon sa customs, hindi mapakawalan, 'di ba? Procurement 'yun. Pero tingnan niyo, 'di ba bayad na 'yun sa inyo? Nagbayad kayo, 'di ba? Pero wala naman tayong magawa.
Ngayon, yung mga nakinabang dyan sa corruption na yan at mga nakinabang dyan sa LTO na yan, eh pakuya-kuya-kuya lang. Di ba? Wala, no? Eh, dyan nga natin sinasabi yung connivance when it comes to corruption. Ngayon, dito sa armas na to, wala po tayong disadvantage dito. In fact, we have all the advantage to make our own progress sa sarili natin na mag-develop, and at the same time, habang wala pa, eh tayo ay umangkat sa iba. Ha? Tulad sa Russia po na nag-o-offer sa atin. At ang dami pa po dyan sa mga European countries na European-made na baril. Ngayon yung China, wag po tayo matakot dun. Nasasabihin nyo yung China, baka gawan China eh dispalinghago o kaya eh hindi magwa-work. Aba, hindi po. Iba po ngayon ang technology. Sabi ko nga eh, yung hawak nyong iPhone, made in China po yun. At marami pa pong bagay na ikagugulat nyo. Aba, doon gawa? Ah, diba? Pero matitino. Pero meron din naman na hindi papalpak. Eh, dadaan naman yan sa scrutiny at testing, eh, diba? No, so, ganun. Sana nasagot ko na maayos, ha? At ako, eto yung nauubusan na po tayo ng oras. Nalibang na tayo. Abangan nyo po ang susunod na programang Lapid Fire ni Percy Lapid at ni Peter Talastas. At yun lamang po, salamat po sa pagsama nyo sa akin dito sa Kakampi. Nga po pala, next week ay malilipat na po ang Kakampi sa gabi. Alas 8 po ng gabi hanggang alas 9 po ng gabi. Samahan nyo rin po ako doon. At muli po, patuloy po tayong manindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon. Labanan ng mali, ipaglaban ng tama. Dito sa Kakampi, wala po talagang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan. Because I fight for truth, I fight for justice, I fight for what is right. Because every day, I fight. Kakampi! Kakampi! Katotohanan, katarungan, Kakampi! Walang kompromiso, karapatan ng ating bayan, mga isyu ay malaman. Humanda na ang mga tiwale, lagot ka kay Kakampi. Ang mali ay lalabanan, ang tama ay ipaglalaban. Katotohanan, katarungan, Kakampi, may paninindigan. Katotohanan, katarungan, Kakampi, may paninindigan. Kakampi, 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 Kakampi. Sandigan ng sambayanan, ang inyong Kakampi, Bernard Tan. A-Tri Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV. Ito ang DZRJ 810 AM Radio Bandido, A-Tri Media. Sa bayang napapanood sa A-Tri TV, Cable Link, Channel 7, A-Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang tunay na kasangganang sambayanan, A-Tri Media Broadcasting Network, sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido at A-Tri TV Cable Link Channel 7, ang himpilan ng bawat Pilipino. Good morning, Philippines! Isang magandang umaga ang bubungad sa inyong mga telebisyon kasama ang Supremo ng Bayan, Joey Falcon. Good morning, Philippines! At ang matalino, magandang mestiza ng bayan, Pia Morato. Good morning, Philippines!